Agad nag-alala ang mag-asawang Gaurav at Sonali Mahajan na nakabase sa Melbourne nang makita nila ang mga pasa sa mga binti ng kanilang anak na babae na si Rhea noong nasa India pa sila. 11 taong gulang lang noon si Rhea at nakakaranas din ng lagnat at pagkapagod. Nakita sa mga pagsusuri na napakababa ng platelets ng kanyang dugo. Ang normal na bilang ay mula 150,000 hanggang 450,000, ngunit ang kay Rhea ay nasa 4,000 lamang. Nang matuklasan ito, agad na umuwi ang pamilya sa Australia. Kwento ni Gaurav, agad silang bumiyahe patungong Melbourne nang bahagyang bumuti ang kondisyon ni Rhea para sumakay sa eroplano. As soon as we got off the flight, we went straight to the hospital. It was a bit of a shock really for everyone in the family, so because you know, we went just out of the blue because she wasn't unhealthy or anything. She was, you know, very normal. Nagsimulang sumailalim sa therapy sa Royal Children's Hospital sa Melbourne, si Rhea, sa loob ng ilang araw mula nang siya ay makabalik sa Australia. Like, I was just confused and kind of scared. And the treatment is quite hard on your body. Like, you get nauseous, it hurts, and you're in pain. Matapos ang halos 6 buwan ng therapy, kabilang ang mga blood transfusions kada 2 araw, inirekomenda ang isang bone marrow transplant. Ayon kay Gaurav, ang paghahanap ng perfectly matched donor o tugmang donor para sa anak ang pinakamahirap, lalo na ang paghihintay. We were just, you know, waiting to see if we could find a match, and so it was obviously very nerve-wracking and very anxious time. Matapos ang 1 buwan ng paghihintay, ang ina ni Rhea ang naging donor ng kanyang anak kahit na siya ay 50% lamang na match. Naging matagumpay naman ang transplant, ngunit dahil walang perpektong donor match, nakaranas si Rhea ng mga komplikasyon at kinailangang mag-isolate sa ospital ng 3 buwan. Besides the physical hardship, there's a mental aspect to it as well because she couldn't really see any other kids for, you know, nearly, I think, 6 months. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buong mundo, ang mga scientists sa Australia ay nakagawa ng lab-engineered blood stem cells na katulad sa mga tao at matagumpay na naitransplant ito sa mga daga. Sinasabi nila ang mga paraan sa paggagamot sa hinaharap ay maaring mangailangan ng pagkuha ng sample mula sa balat, dugo o buhok ng pasyente, ire-reprogram ang kanilang mga cell at pagkatapos ay ililipat ang mga ito pabalik sa pasyente. Narito ang pahayag ni Professor Ed Stanley mula sa Murdoch Children's Research Institute na bahagi ng pananaliksik. This kind of technology potentially could be used to regenerate their blood stem cells and give them back a working bone marrow. Aminado naman ang mga researchers na ang pag-aaral sa mga hayop ay hindi perpekto at ang mga clinical trials sa mga tao ay tinatayang 5 taon pa bago mangyari. Pero ang kanilang mga natutuklasan ay maaring makatulong sa problema ng kakulangan ng donor sa hinaharap. Ayon kay Lead Researcher Associate Professor Elizabeth Nang, maaari rin itong mabawasan ang mga side effects na nararanasan ng mga hindi makahanap ng perfect match na donor. They will be able to recover and rebuild a blood system following treatment without any of the side effects usually associated with blood stem cells that they get from a donor. Ayon sa mga researcher, ang bilis at gastos ng teknolohiya ay ilan sa mga hadlang na kailangan nilang malampasan. Ngunit ayon sa pamilya Mahajan, maaari nitong mabago ang buhay ng mga pamilyang tulad nila. Ang ulat na ito ay binuo ni Abby O'Brien para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Ako si Edenel Magtibay para sa SBS Filipino.